So yun nga guys, no. So it's 12:55 AM. So hindi ako makatulog kasi ayan ito. Kaninang 8:38 PM naka-receive ako ng email from Cebu Pacific na na-canceled yung flight namin for Manila to Cebu and Cebu to Manila sa April 28. So today it's April 25 na, no. So kanina na receive natin tong email April 24 ng 8:38 PM. So yan. So ang option ko dito na pipiliin na lang is request for refund. So ating refund natin. Request tayo ng refund. Ayaw guys, yon. So pinili ko na mag-refund na lang kasi pag travel fund nakalagay dito, kailangan within 6 months magamit mo na yung travel fund. So ayaw naman natin na nagmamadali tayo. Tsaka hindi na plano ng maayos. So lalagay natin yung reference number, tapos yung surname ko. Since ako yung nag-book nito. So actually guys, ano na kami ng 11. Kaya pinili ko na lang na i-refund. Ayan. So ganito yung lalabas. Then dito sa baba, ayan. So ano kami, 11. Dapat ano kami, April 28. Ayan. Manila to Cebu. And then ayan. So kinancel na nga siya. So refund ticket tayo. Refund. And then request for refund. And so yan yung ticket natin. It's 70,000. And then due to the volume of requests we received, 2 months or longer depending on bank's turnaround time. So credit card yung ginamit kong pang-book dito. So bahala na, mag-follow up na lang ako sa credit card para i-follow up tong refund dito. So yan natin naman na maging travel fund yon kasi nga 6 months lang dapat magamit mo na siya. So yun, your booking is closed. You are due a refund amounting to 64,266. So yun pala guys, no, hindi pala siya 100% na marirefund. Oh my god. Nasa 6,000 din yung hindi na refund. So anyway, okay na din yan. Tayo na lang tayo magagawa dyan. Bigla na lang nag-cancel yung Cebu Pacific na nakareceive tayong email. Kesa naman gawin natin travel fund na within 6 months, eh, kailangan mo na siyang gamitin. So, ayan natin yun. Bahala na. Follow up na lang ako sa credit card. So, ayan lang guys.